ginagabayan ng Espiritu. Ginagabayan sa pamamagitan ng nakasulat na patutuo. 19 ng Abril. Sa kautusan at sa patutuo. Kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito ay sa dahilang wala silang umaga. Isaias Kapitulo 8 Versikulo 20. Palaging tumuturo ang banal na Espiritu sa nakasulat na salita, at tumatawag ng pansin sa dakilang pamantayang moral ng katwiran. Napakabuting bagay na maparangalan ng Diyos sa pagkakaroon ng pagkakataong magpatutuo sa katotohanan. Sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad bago siya umakyat at tinanggap siya ng mga anghel hanggang mawala sa kanilang paningin, "Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa." Gawa Kapitulo 1 Versikulo 8. Ginawa silang angkop na magpatutuo tungkol kay Kristo sa pamamagitan ng makalangit na kaloob ng banal na Espiritu. Nais kong idiin sa inyo ang katotohanan na sa kanilang nananahan si Jesus sa puso sa pamamagitan ng pananampalataya ay talagang tumanggap na sila ng banal na Espiritu. Tiyak na tumatanggap ng banal na Espiritu upang maging kanyang tagapayo, tagapagbanal, gabay, at saksi ang bawat isang tumatanggap kay Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas. Habang mas malapit na lumalakad ang mananampalataya kasama ng Diyos, nagiging mas malinaw ang kanyang pagsaksi. At bilang bunga nito, magiging mas makapangyarihan ang impluwensya ng kanyang patutuo sa iba tungkol sa pag-ibig ng tagapagligtas, lalo siyang makapagbibigay ng ebidensya na pinapahalagahan niya ang salita ng Diyos. Ito'y kanyang pagkain, inumin upang masiyahan ang kaluluwang nauuuhaw. Pinapahalagahan niya ang pagkakataon na matutuhan ang kalooban ng Diyos mula sa kanyang salita. May ilang kaluluwa na nag-aangking mananampalataya ang nagwalang bahala at bumaling mula sa salita ng Diyos. Kinaligtaan nila ang Biblia, iyong kamangha-manghang aklat na gabay, ang tunay na sumusubok sa lahat ng kaisipan, at sinasabi nilang nasa kanila ang Espiritu upang turuan sila, na dahil dito'y hindi na kailangan ang pagsasaliksik sa kasulatan. Ang lahat ng mga katulad nito'y sumusunod sa pandaraya ni Satanas, sapagkat nagkakasundo ang Espiritu at ang salita. Sinasabi ng kasulatan, sa kautusan at sa patutuo. Kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito ay sa dahilang wala silang umaga. Nagiging malaya lamang siya na pinalalaya ng katotohanan.